Hi, hello, good morning everyone. Nandito na naman po tayo sa BSB Lunch and Learn with Grace. Dito po sa BSB office, ito yung living room namin. At ako po si Mary Grace Pine, ang inyong host, isang certified coach ng John Maxwell. And of course, meron tayong guest today, all the way from Daan, Camarines Norte. So si Coach Dick Hidalgo, former actor director. Pangkatista tayo. And of course, a songwriter and also known as Derek JC. So alam ko sa mga nanonood ng mga movies and yung mahilig kumanta na nakikita niyo na siya sa ano sa YouTube at sa mga karaoke. Meron ba sa karaoke? Wala pa. Sa movies, no? So, ayan, pang-artista tayo ngayon. So, ito yung napakasaya dito sa ating ginagawa dahil marami tayong na-interview ng mga tao na hindi natin nakikilala nung wala pa tayong ganitong, ano, ganitong organization. Okay, so, before everything else, kasi actually we just met, bago lang kaming magkakilala. Pero tignan nyo, bago lang kaming magkakilala, meron palang mga talent ang bawat isa na pwede nating ma-share sa mga nanonood sa atin. So, can you share with us yung background para makilala naman tayo ng mga ano ng mga nanonood at nakikinig dito sa ating podcast. Bali ko na sa lahat, ma'am. Very thank you very much sa pag-invite sa akin dito sa inyong podcast. At sa lahat, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sa mga pakatiyong Muslim. At batiin ko na rin, ma'am, yung malapit na anniversary ng Tao Gama Fitris Million sa October 4 po. At kay shout out din kay Toy Willie. Congratulations sa inyo. Bali, ako ma'am, si Dick Hidalgo. Former, ako ma'am, work ako sa GMB dati. Gaming TV, actor, director. Tapos ma'am, gumagawa rin ako ng mga indie film. Karamihan lang, yung indie film na ginagawa natin, medyo ano eh, meron tayong tinatawag na rito. 13, ano. Tapos marami din tayong ginagawa mga, katulad nung sa Healthy Ever After, ang produce ng Department of Health, isa tayo sa mga third loan din, gumagawa din tayo ng sleep loan. At meron din tayong dating talent workshop, na JC Talent Workshop, na sa Cavite, Manila, yun ay ako yun. Para yung mga bata, matuto sila mag-acting, at may gusto mo maging artista. Ilang tulong ako. Meron tayong training doon at meron din tayo naman recording studio na kung saan gumagawa tayo ng mga jingle, mga commercial song, at gumagawa rin ako ng album under by Dungado Records, produced by Andrew E. Si Andrew E. Yung rapper, di ba? Noong pandemic po, nagkaroon tayong tinatawag na alter ego, yung mga nakamaskara doon na hindi nagpapakilala. Ngayon, pwede i-reveal ko na. So, ako si Ninja John ng Dungalo. Ikaw yung hindi kanila nakikita nakamaska. Okay. At isa rin tayo sa gumagawa ng track ng mga independent artists, gumagawa ng mga pamilya. Under by a ghostwriter. Isa ako sa mga ghostwriter. Papagawa tayo ng jingles. Sa mga politika dyan. Shout out din sa Batangas kay Vice Mayor Jordi Mendoza. Nagawa namin ng jingle doon. Mag-analo siya pag Vice Mayor ng San Domingo. Kaya nang ibaan. So ikaw yung gumagawa sa mga jingle. Marami kaming papagawa sa ito. Sa hindi nakakala. At yun po. Yun ang ating background. Kaya lang, not all of the sudden, biglaan talaga may biglaan na hindi magandang tumarating, dumating yung pandemic. Mm-hmm. During pandemic, wala ng mga movies. Movies, wala ng training. Wala ng talaga. Totally shutdown talaga. Station. GMA. Yung GMA, wala na rin. Kaya doon ako nag-focus sa time na nag-try na mag-YouTube.
nagkaroon ng alter ego, doon tayo nagkaroon ng kahit pa paano income, pero hindi pa rin siya talaga. So, gumagawa ka ng mga, parang ikaw yung vlogger, vlog. Oo. Pero, hindi nagtagal mami, talagang walang permanente sa mundo. Sabi ko nga, walang permanente. Kaya, na-try ko muna, give up ko yung pag-acting, kasi wala ng income. Pati pag-songwriter, give up ko. Train naman tayo. Songwriter, pwede mong gawin ng pandemic. Nagawa naman natin, ma'am, talagang panandalian natin. Hindi naman talaga siya sa atin. Pwede tuloy na rin. Pwede ka maging bread and water. Ah, oo. Kasi medyo matagal yung magpagsusulat eh. Saka depende sa kliyente doon. Yung time ng election, maraming pagawa. Kaya yung tapos na. At ano din, kontrata din ba siya ng mga project kapag meron? Meron. Kasi ikaw lang yung nag-work. Wala kang ano, team na gumagawa. Meron naman ako ginawang team. Meron ang production dati. Team na Mahika Production. Kaya sa production under me. Distributor. Kaya lang hindi rin nagtagal. Kasi ano ba eh, mahirap din sa dami ng kumbaga competition kasi ito. Maraming artist na magkaling, maraming pagkuhan. Hindi rin ganun kadali mag-success. Kaya sa pelikula na kami, marami rin talaga ng artist or tostro, trabaho, ganun lahat, marami na lahat. Dahil gusto pa din. Ngayon, ang next ipang na naman, mag-try ako ng traditional business. So, nag-business ka na dito ba? Na ito, pag-arma, try ko mag-bayad siya ng fish, seafood. So, fish and seafood yung... Nag-try ako mag-farming, mag-tarim ng pais, kaya lang talagang sabi ko ba? Kung ano lang ginawa mo. So, kaya lang, kumbaga, ang nangyari doon, parang ganun pa rin. Ganun pa rin. Parang hindi siya masabi mo. Parang mabagal. Ang masakit pa nga doon eh, dumating yung time pandemic na yun, pinakagagot sa'yo, yung mawalan ka ng pondo, mawalan ka ng sakyan, mawalan ka ng pinakagay. Pabuti na kapag survive ka. Hindi na kahit pa paano, meron tayong mga kaibigan na kahit pa paano, tumulong din sa atin para mag-recover and recover. So, alam ko magaling ka sa leadership ng sarili mo at meron kang right attitude kasi usually, pag nadadown, pag maganda ang sitwasyon, lahat good leaders. Lahat masaya, walang problem. Pero once na nadown, dyan na lumalabas yung attitude. Diyan na yung dating very strong, pag may nangyari, hindi mo na alam, ba't nagkaganito na to? Yung dating mabait, pag nadadown, diyan na yung sumasama ng gali. Ano, parang lemon na pag napipiga daw, maasin pala. So, yun. So dito, kasi alam ko yung experience mo galing sa taas, bumaba, tapos nag-try mag-survive. Kung titingnan ngayon na kita, since yesterday, kung hindi kita kilala, hindi mo na-explain na ganyan yung nangyari sa'yo, I have no idea na meron kang ganyan experience kasi hindi ko siya nakikita sa'yo. So, hindi ko nakikita sa aura na may dinaanan pala ko. So, magaling ka magdala. or naka-recover ka na. Magaling. Or magaling ka mag-acting sa so baka na na-act mo. Pag ito yung pala yung pinta ng tao na kahit sobrang dami mo, basta magtiwala ka lang kung ano man ang religion mo, kung sino man yung trip mo, doon ka lang. Dahil alam ko na kahit bitawan ka ng lahat ng tao sa mundo, ang Diyos kahit kailan. Hindi ka bitawan. So yung faith ay very strong. Okay, so dito sa attitude, gusto ko ma-share natin sa mga viewers natin at makakuha din sila ng aral. Kasi alam ko, especially after ng pandemic, ang daming tao naghahanap ng solusyon sa kanilang problem. First, sa bahay, sa loob ng bahay, sa trabaho. Kasi once, nung nawala ng trabaho mga tao, maraming family na nag-iwalay. Instead na magkasama, naghiwalay kasi hindi sila sanay sa bawat isa. Sa kanilang attitude, usually nakikita nila ang bawat isa paggabi na, ano, hapunan.
Tapos matutulog. Pag umaga, alis na yung, ano, yung breadwinner. Babalik. So, hindi nila nakikilala yung bawat isa. Nung pandemic, nandiyan sila sa isang room na hindi magkaintindihan yung ugali. At nagkaroon sila naman ng problem. So, ito daw, sa itong leadership, how does attitude impact leadership? Bakit naaapektuhan nito ang leadership ng attitude? Minsan siguro minsan may mga bagay na dalawang klase kasi yan. Di ba meron ka? Or meron. Ano ba? Ako yung pag dumating sa point na sobrang yan. Medyo nakasagaw natin yung voice na baka hindi marinig. Kasi ako dumating sa point na dati sobrang ano, yung yabang. Kasi nandun sa'yo lahat. Alos nandun na sa'yo lahat. Kasi yung time ngayon, talagang ano eh, iba yung dating. Dumarating talaga sa point na gano'n. Parang mataas ka, so mataas mo din sa sarili mo. Ikaw yung pinakamagaling, kaya kong kunin to, kaya kong ihip to. Pero hindi mo alam na iba na pala yung kinatakbo ng buhay. Minsan, ang nangyayari doon, hindi ka napapabuti, kundi napapasanay. Natulad ng nangyayari sa akin, may mga bagay na siguro, at nirebuild ko dito, ang kahinaan ko talaga, number one, yung babae. Sa babae, mahina ka. Nung pa lang yun, talagang nakita ko noon na kumbaga, talagang yun yung kahinaan ko eh. Pag may babae kung anong sabihin niya, doon ka na sumusunod. Hindi naman po sa sumusunod. Kumbaga, ang nakikita ko, kapag itong babae na to, parang gusto kong kunin. Ah, doon ka nag-effort. Yes, ang point. Nag-effort tayo. Kahit alam naman natin na mali, sabi pa nga ito, meron pang creation. Pag gusto mong kukunin mo. Gusto mong kukunin. Yun yung isa sa dahilan na parang masyadong nangyari. Pilip sa sarili. Yes. Ito, kahit sino. Ito, kahit sino. Kaya kong kunin. Kaya kong gawin. Kaya kong mag-ano dito. Mag-prim dito. Kaya kong marami mga tatake. Kaya lang, yun pala mo, kung nangyayari doon, nagiging mali. Mapapamalit na yung landas mo. Landas mo. Tapos, mas masakit mo, napapalayo ka sa Panginoon. Oo. Sa Diyos. Kasi iba na yung ginagawa mo. Iba na yung ginagawa mo. Pero naniniwala ako kung nakapag halimbawa umuwa ka na dyan. Ano eh, talagang babalikan ka rin. Babalikan sa Diyos. Kasi naranasan ko na yun. Tumakbo ako mga politics. Ano yung kandidato ka rin? Kasi kung ano yung ginawa mo, yung di impact sa'yo. Sabi nung isa mong, ano doon, mga, dito, at yung saan yan? Dito sa dahil ka? Una, sabi nila, bakit natin buboto yan? Yung babae. May meron ka ng tatak na babae? Meron doon isang politika, hindi ko napapangalanan. Pareho kami ng tarpuli. Magkamuka. Itong susunod sa'yo. Magkamuka kayo. Kaya doon ka napansin na kung ano yung kinanin mo. Yun yung ginawa nilang pambato sa akin. Yun ang binild mong image mo eh. Yes. Kaya minsan talaga, yung kung ano yung tinatanin mo, yun yung ibabalik. Oo, yun yung bunga. Kaya ano, sabi ko sa sarili ko. Hindi ka na nato. Hindi po ako na nato. Gumastos ka naman. Gumastos po. Pinadismay yung mga supporter mo. Kasi bakit ganun nangyari? Bakit hindi ka nanalo? Kasi alam nila nasa top tayo. Pero hindi ganun. Kaya sabi ko nga, yung isa sa mga dahilan ng yung kayabangan ko bumalik din sa akin. Bumalik sa akin. Sana yung mga nanonood dito, huwag nyo nagtulangin mo lalo na kapag meron kayo. Makakasira din kayo ng pamilya at hindi sa lahat, makakasira kayo ng mga tao. So, bakit itong panahon na yun, bakit hindi mo siya naisip na mali or wala ba sa'yo yung guy or anong walang kaibigan na nagsasabi? Ano ba, may? Siguro, nung araw kasi, may mga, kapitanan, yung kumbaga, nung araw nagpagdating sa pambababae, medyo nagpapataasan. Ah, payabangan kayo. Sino ang magaling? Siyempre ako naman nung araw,
Ang ginawa ko, ang gusto ko, ang naging mindset ko sa sarili ko, kaya ka tang higitan, lampasan. Kasi pag-compete ka sa minsan kanila. Kasi na kultura yung mami, parang ganito. Pag nasigil yung tatay, anak, mag-addict yung anak, kaya ama, addict yung anak. Kapag babaero yung tatay, babaero, pero mali. Yung tatay ko, isang babae lang. Ikaw lang yung iba. Sa galit yung tatay mo sa'yo. Hindi naman siya galit. Tinanong lang niya sa sarili niya kung saan daw ako nag-a. Saan mo nakuha? Saan mo na? Mga time na yun, nung dumating yung gano'ng ano, pagkakataon, hindi ko na din sinasayang kasi sabi ko, ganun na. Yun na, pasok na natin yung pasok na kahit ayun. So ano yung nagmulat sa'yo na, di ba, syempre nasanay ka na, yan na yung alam mo na gawin, na namasaya ka dyan sa ginagawa mo. Syempre yung kayabangan mo, nagbibigay din kasiyahan sa'yo, di ba, masaya ka. So, bakit na bago? Ano ba yung attitude? Ano yung pumasok sa isip mo? Bakit from pambababaero ngayon super ano straight na yung ano? Anong pumasok sa isip mo? Ano yung nag-inspire sa'yo para matuwid? Siguro maman. Bukod sa tumatanda ka. Tapos sinunod ko lang din yung ano yung aral ng Biblia. Pagkakaiba lang sa inyo, sa Biblia, sa amin naman. Kung sasambayin mo yung nag-iisang Diyos at galangin mo yung babae na higit kay Virgin Maria, dapat ganun yung itrato. So, paano ka napunta dyan? Dati ka na bang ano, Muslim? O pala siguro sabihin dati yung religion. No? Ang Catholic dati, convert ako sa Islam. Islam. 16 years na. Nakita ko kasi yung aral sa Islam na hindi naman talaga babagoy ng diretso ko. Kati-unting mabagoy. Doon ko nakita na kahit pa paano, nakakaramdam pa lang tayo. Nakakaramdam pa lang tayo. At sabi ko nga, yung bagay na lagi pinag-pray sa sarili ko, patawarin ako ng mga babae. Ng mga babae. At ng mga asawa ng mga babae. Ng mga babae. Kung bagay yung lagi mong inihingi ng tawa. Kasi parang naglalaro ka lang naman. Kaserious. Yung mong inihingi ng tawa, lagi sa sarili ko, sa Diyos, sa Diyos, patawarin ako sa sarili ko. Akala ko, sino nga yung artista na nag-convert? Si Robin Padilla. Ah, di ba? So, akala ko yung nag-convert kasi pag babaero, mag-convert para pwede mag-asawa ng mga dami. Ay, hindi ba totoo yun? Ang asawa ko pa, isa lang. So, talagang nag-convert because of the attitude na gusto niya mag-convert. So, doon sa ano, pagbabago, ano yung nag-natural ka lang? Kung ano, meron bang isang, sabi nga, everything daw, meron tinatawag kung sa basketball, pivot point. Pivot. Ano yun sa paa? Nag-basketball ka ba? Yung pivot na tawag nila. Ano, yan yung time na is either punta ka sa left or right. Yan yung point, turning point. So, ano yung turning point? Yung sa akin kasi ang nangyari, unang-una siyempre yung makulang, magulang ka na ng tatay ko na walang sawa na mahalin ka, yung kapatid mo, at yung mga anak mo na walang sawa mo na wain ka, yun na lang at yung asawa ko na nagtsatsaga sa akin kahit minsan ako pasaway mo. Kumbaga, ang nakita ko doon mo, sila na lang yung tinitingnan. Kung ano man ang mga plano ko ngayon, sila na lang yung tinitingnan. Parang inalis mo na yun. Sila na lang. Kung ano mang gagawin ko ngayon, sa bago kong kumbaga tatahaki na hanap buhay, sila na lang yung inspiration. Sila yung para sa kanila. Sa kanila. Para sa kanila. Hindi na para sa sarili ko. Hindi na tulad dati na para sa sarili ko lang. Ngayon para sa kanila. Na nagsawa ka sa happiness. Kasi lahat ng kasalanan mo. So, parang ito na yung ayaw ko na dun sa ganong lifestyle na bagoy mo na. Lahat ng lifestyle talaga. Nice. So yan ba yung book yung Quran ang nagpapag-change na yung binasa mo na ba? Bukod dun na, malaking tulong. Tapos syempre, importante na kaya na babasa mo, importante pa rin yung action talaga. Yung action talaga. Talagang dedicated ka ng sarili mo.
Kasi alam mo lang mali na yung ginagawa. Pero maganda rin siya kung nagkakamali man eh. Kasi doon ka matuloy. Oo. Pag nagkamali ka kasi, may masakit. Oh, kaysa yung nag-aral ka lang, hindi mo naramdaman yung sakit. May masakit, nadapa ka, masakit. Ayaw mo na madapa. Yung hindi na nadapa, hindi niya alam yung sakit. Diba? So, ano, paano natin yan malalagay sa leadership? Sa team? Sino ba? Ngayon, ngayon, iba na yung ano work mo. So, ito na ba ang MLM? Ano sa, ano yung gagawin mo sa future? Siguro po, based on my experience at ang nangyari sa akin, siguro ituro natin yung tama doon sa mga magiging leaders natin at yung mga mali, huwag na nilang gayahin. Turo na sila, ganito yung nangyari. Kasi kung gagayahin pa nila yung ginawa, walang mangyari sa kanila. Matutulad lang sila. Same yung result. Kaya kung gusto mo mag-success ka, gawin mo na yung pinakadalas at tamis. So, ano, yung i-explain mo, ito yung nangyari sa akin. Parang ikaw yung testimonial sa, ano, sa pagbagsak. Dahil dun sa ginawa mo mali. So, yun ang ituturo sa kanila. Ito ang kailangan talaga attitude natin sa 100%. Walang 1%. At 1% pwede madagdagan. Kailangan talaga po. Perfect 100%. So, ano yung ma-share mo sa mga tao na sa attitude, ano yung first step na dapat mabago? Ano yung point, turning point? Ano yung una at alin ang gagawin? Una, magsiguro, number one, spiritual. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong success mo, kung gawin mo na, pag wala ka talagang spiritual sa Diyos, hindi ka naman magsasaksin. Kasi naniniwala ako kapag nasa Diyos ka, hindi ka magugutom. Like a bird, sabi niya. Yung bird hindi nagugutom. Provider. Siya yung magbibigay sa'yo. Katulad, kung anong talino meron pinagkatulad sa'yo, hindi naman galing sa'yo. Unang-una, spiritual. Pangalawa, hanapin mo yung sarili mo kung sino ka ba talaga. Kilalanin mo kung ako na ba talaga. So, paano magkilala ng sarili? Ano yung ginawa ko? Nung nakilala ko yung sarili ko, ma'am, tinignan ko lahat ng mali. Tinignan ko mula episode 1 hanggang ito pa rin yung mga pagkakamali. Oo. Ang nakita mo siya. Nakita ko lahat ng pagkakamali. Yung pagkakamali. Tignan mo yung sarili mo. Parang nagdugbak ka. Parang lumingon ka. Lingon mo yung kung ano yung pagkakamali. Sabi nga daw, makakarating ka sa pupuntahan mo kung lilingon ka. Kumbaga, nasa linya ka pa ba? Diba? Number one, kilalanin mo yung sarili mo, lilingon mo at tumanin mo kapag ka. So, yun po yung inanakong din. The first step na ano? The first step. Second, the first step, spiritual. Second, kilalanin mo yung sarili mo at kung ano yung mga pagkakamali mo. At yung pangatlo, ito po, focus ka kung ano yung mga. Focus ka lang. Focus na. Ang isa dyan na makarelate tayo sa network marketing, di ba? Kasi kahit ako, for many years, talaga focus ako. Isa lang tinignan. Tapos, nung naghahanap ako, nagsali ako sa pagkadami-dami hanggang nalito na ako. Ako na yung nalito. Ako kasi, ma'am, na, tarot ang tinignan. Ang dami, nakakalito. Kumbaga, ang pinakamaganda ngayon, para kang kabayo, straight lang yung tingin mo. Oo, yung may takip dito. Tingin ka lang ng diretso. Ano, isang natutunan ko din dyan. May isang networker, super successful networker. Ang sabi niya, tinanong niya yung speaker, paano ka ba na kumikita? Tapos sabi daw ng speaker, madali lang, tuturuan kita. Sabi, anong gagawin? Tumingin ka lang straight. Huwag kang lilingon sa kaliwa, huwag kang lilingon sa kanan, huwag kang lilingon dito. Doon ka lang sa kung saan. Ito sa, ano ba, business yan. Yan lang. Huwag ka na munang lilingon kung saan na hindi man actually yun sa ano. Yun ang mahirap daw. Kasi yung temptation na sa palibot, di ba? Paano ang, anong ginagawa kapag ka may temptation? Di ba, meron ka nang gustong gawin. Attitude, babaguhin ang sarili. Ayan si friend.
kapatid, lumapit sa'yo, biyayayak ka. Anong ginagawa? Siguro, ang inaano kong medyo, siyempre, sa totoo lang, marami talaga yung gano'n. Kaya lang yung pangahawakan ko pa rin sa rin. Wala akong pinangahawakan ngayon kasi wala akong pagpapakitan kung yung Diyos lang natin. Kasi kapag bumitaw pa ako sa kanya, alam na ako. So, inshallah, na wala naman mag-iari gano'n. Na pagbabago. Kasi sabi ko sa sarili ko, nagawa ko na lang. Kasi buwan ko lang, pinatikim na sa akin. Ano pang mabalikan? Walang pahita sa na, alam mo na lahat. So, yun pala yung ano, yun yung na, ang kagandahan sa'yo, na-experience mo. Na-experience mo. Good or bad. Oo. Dumaan ka na. So, alam mo na. Alam mo na rin magiging. Alam mo na rin kung ano yung nangyong mangyayari. So, sabi ni John Maxwell, attitude have the power to lift up or to tear down. Diba? Sabi nga, ang mga tao daw, great ability, madami alam, magaling. Pero pag ang attitude daw ay rotten, bad daw yun. Kasi yung attitude mo, pati yung team mo, baka mahawaan ng attitude mo, diba? Pero yung great talent daw, merong bad attitude, average yung team. Kasi bad lang. Hindi, meron pa palang mahigit sa bad yung rotten, bulok. Yung bulok. Oo. Then great talent, average attitude, okay, yung team, okay. Pero kung great talent, good attitude, magkakaroon daw ng great team. So ito pala yung ano, yung secret ng mga teamwork, diba? So sa team, sa meron kang ano, nililid mo yun, sa team? Bali, ang nangyata yun, time to beginning, wala, kumbaga, napatagal ako ng pain naman eh. Ah, matagal ka ng ano, rest sa ganito, so eh, magbibuild ka pala. Magbibuild ako ng bagong grupo, yung mga dati yung kaibigan, mga dati yung kasama. So, sabi ko sila ulit, sa tagal na pa ako, kaya ako rin ako yung network. So ano yung nag-ano sa'yo ngayon? Ano yung nakapag trigger sa'yo para mag-network ka ulit samantalang ang tagal mo nang wala sa network? Siguro mong pag ano, unang-una, walang income. Walang income. Hindi ganun lang. Bukod sa income, ang tinignan ko din yung nanay. Eh, yung sabi ng nanay, kung mag-network ka ulit, mas okay, gusto ko kasama mo si Jovi. Nakita niya na yung pagsasama niyo noon. Oo. Doon ka sasama kay Joel kasi. Ako at mag-network ka rin lang. Alam ko, mag-success ka rin. Oo naman. Siyempre, masunuri na po akong bata eh. Nabago mo na, binago mo na yung attitude mo. Nakita ko na. Talagang yung effort to Joel na kahit hindi kami nagkikita, matagal na panahon, hindi siya nakalito. Sabi kayo wala na. Ano daw, sabi ko, ito siguro yung simula na pwede pagbago. So parang may nag... yan ay wisdom yan. Ang ano nung, ang katulad niya, ang Diyos naman talaga ko, gumagamit talaga ng Islam. Yan. Oo. Nagkataon lang na siguro, ang naging calling niya si Joel. Oo. Yes, yung company natin. God is good. Kasi yung nanay mo naman, hindi ka naman dadalhin niya sa natin. Oh. Kasi alam niya na secure na siya, na proven niya na may testimonial na siya dyan. Yun yung ano doon, yung daan. Sabi po ito na siguro yung way para yung tuloy. Tuloy-tuloy na yun. Ito, success na. Maliwa-liwan. So, ang isa din na napansin ko dito, madami ang nandito sa team natin na very religious. Ano, sa team ni Coach Joel, madaming religious. Sa team nung, meron tayong tatlo, apat na team, na mga religious yung ano. Yung isa, hindi naman siya religious, pero inaral niya yung Bible. Pag about sa Bible, alam niya lahat ng Bible. Ibig sabihin, may knowledge siya. Binigyan niya talagang pansin, inaral niya.
So sabi ko, ba't yung mga na ano natin, na kuha natin ng mga member mga religious. Samantalang noon, ang mga member ko din sa network is hindi religious. So ngayon lang naging religious. Sabi ko, kasi siguro ako parang in 2016 nag isa ako parang I'm looking for something. Gahanap ako. Na parang may kulang. Then all of a sudden, may nakita ako sa YouTube at nakita ko si John Maxwell nang tinuturo about Bible principle. Itong real success, itong topic natin ngayon na medyo sinusundan ko, ang lahat ng ito ay nanggaling sa Bible principle. Hindi lang dito nakalagay yung verse. Then, sabi ko, ang hinahanap ko is yung faith. Na nakikita pala, dito pala. Yung pagbukas mo, nagsusearch ka, yun yung masusearch mo. At yung mga dumarating ngayon, talagang mga religious people. Kaya sabi ko, siguro ito na nga yung dinalagigan na, di ba nung nawag na matay mas panito, ito na yung parang pumalit na pagkakabanan. So, I'm so happy na nandito kayo, yung attitude, very good attitude yung pinakita niyo sa amin. Then kami din, nakikita natin. You are very qualified to be a leader dito sa team ng BSB. So, dito, anything na nakita mo, ano yung nakita mo dito na nakapagan sa'yo? Parang gusto ko sa'yo. Una-una mo, pero BSB, second family, ang pangalawa, yung produkto. Kasi alam naman natin na hindi tayo lang yung mga tao. Na-experience mo kapag. Sabi ko, itataya natin yung produkto, itataya yung pagkatao mo, kaya sa ganda ng produkto. Sa ganda ng produkto. Kasi dati, kahit patutpik yan, o ano yan, kaya namin i-market yan. Totoo pala yun. Kasi... Kahit walang Prada, walang opisina, nagagawa mo. Pero walang product, walang opisina. Pero ano, mas maganda yung ang mo sa buhay mo ngayon, gawin mo. May kumpanya ka, meron kang mission. Oo, may mission. Na kung saan, hanapin mo yung mga tao na nangailangan ng income, na nangailangan ng magandang produkto. At kung maging maayos yung kalusunan nila. Yun yung mission yun yung talaga ginagawin na. Yun yung mission na gagawin natin. Na hindi katulad yung dati, pera-pera lang. Walang produkto na bibenta. Kahit na sabi mo, nabibenta. Kaya sabi ko, at ng kasalanan. Uh-oh. Kaya kung may mga nasaktan na lang noon, kuha na hindi maganda, mili po ako. Sabi nga dito, yung sabi mo, yung paghingi ng pasensya talagang nakalagay sa attitude, yung nagrurundan daw ng team, yung nakakasira ng isang team is pag hindi ka marunong hindi katawal, lahat ng tao nagkakamali, yung konting pasensya, pasensya ka na, yung deep insight talaga sa heart mo na hindi ka rin. Kailangan mo talaga, pag nagkamali ka, tanggapin mo na nagkamali. Yan, yung i-admit mo. Oh. Kasi yan daw yung talaga yung attitude na hindi. Na nagkamali. Hindi yung ituturo mo siya kasi. Kung nagkamali ka naman, ito na yung panahon para itamon. Ito po, sa ganitong paraan, hindi natin alam sa pagbabalik sa ganitong industriya, meron akong taong kasi alam ko naman ang Diyos may plan yun. Dinala ka sa isang lugar or something. Meron siyang plan. Kaya nasabi ko sa sarili ko, ipagpapasa Diyos ko ng lahat. Kung ano mangyari sa buhay ko, Bahala. Tsaka, hindi kanya mababayaan. You're the son. Ikaw yung anak tayo ng Diyos. Hindi naman pa ako anak. Alipin naman. So, iba sa ilan natin. Kumbaga, ipaubaya sa kanya. Saka ang nakakatawa din. Yung mga tao matutulungan natin. Oo. Meron siya naghihintay yung na. Yung pera naman nandiyan lang. Alam natin ang natin. Okay. Pero yung mga tao matutulungan natin, yung mga tao na hindi tayo nakakalit. Mm-hmm. Katulad nung nangyari kahapon, talaga. Alam niyo. First time mo yun na? Opo, na sabi ko, money back guarantee. Money back guarantee. Kasi sabi ko,
Pero sabi ko, dahil sa tiwala ko sa produkto, tiwala ko sa kumpanya, tiwala ko sa mga kasama ko, talagang ang Panginoon nag-ibala eh. Nag-manibak nga rin, sabi mo. Hindi nag-manibak yun. Doble pa yung pinahin niya. Tapos ang nakakatuwa din, yung impact ng taong-tao. Yung impact ng tao na nawala yung sakit niya. Nawala yung sakit. Yung gano'n. Parang nag-gas pa kami. Talaga na, pinamuna. Kung napili mo na, nagagawa na, kapili siya. Ibig sabihin, ano sa akin? Parang pinatunayan sa iyo na yung parang pinatunayan sa akin na talagang alam ko na hindi ako makapere. Kaya nga nang tinanong ako nung isang konsel, saan galing ba yung pwede? Sabi ko, Tracy, minali ko, sa Diyos galing. Sa Diyos galing yan, nagkataon lang po yung company namin. Kita rin naman yung effect kung gaano kaganda at tapos pala yung kinasabi totoo ang business kasi nakita at siguro yung time na yun yung nagpatuloy sa iyo parang sa akin nung una sabi ko ito ba itong product na to so, nakita ko yung ano nakita ko yung result no? Sa iba kay anong coach really nakita ko. Then, bihira ang ma-allergy. Ewan ko pa kung bakit. Na-allergy ako. Yung katawan ko naman tan. Pinaklasan ko. Nawala. So, parang, pinuprove sa akin na yung products. Then, kasi hindi ba naman na-allergy. Wala naman akong allergy. But during that time, na-allergy ako. Parang siguro, patunayan sa akin na tama talaga ang decision mo. Yung parang, ano, second emotion. Parang ganito. Saan kung malinis na ba yung intention mo? Oh. Sa mga tao, hindi ka matatapit. Kaya kami na, yung BOHA, Bayanihan Operation Lock Loss Assistance, ano, yun lahat ni Bray. Sabi ko, start tayo sa pag-support. So, umpisahan natin, bahala na sila sa atin. So, nakikita ko naman na everyday, yung attitude na yun, basta honest tayo, ako very honest na, kasi ako din, kung parang, parang, yung gusto kong gawin dati, gusto kong mag-madre. Nangyari, napunta ko sa Japan. So, iba ang layo niya. Pero yung mind pala natin, dahil nandoon, alam mo, bumabalik ka sa pagsaserve. Hindi naman ako mag-madre, pero bumabalik sa pagsaserve. Ayan, meron tayo sa church, naiayayap na kami, nagba-Bible study, ang mga kausap natin ngayon, ano, lahat at mga religious. So, sabi ko, talagang ilalagay tayo sa right place. So, dito, kasi alam ko magbibusiness din tayo, kasi pag wala naman tayong, ano, sabi nga, bibigay sa atin lahat, pero kung hindi naman tayo gagalawan, kakainin natin. Di ba, we work, and then supply us din lang sa action. Para meron kasi. So, anong class, anong type ng mga magiging new team mo ang hinahanap? Pwede mo bang invite yung mga nakikinig sa atin or nanonood? Kasi I'm sure meron kang gustong maging ka-team kasi ayaw mo naman ng bulok na team, ayaw mo naman ng tamad na team, ayaw mo naman ng ano, bad na attitude na team. Diba? So anong klase ni team member na kasi nag-build ka, mag-build ka ngayon diba? Mag-excite or like that. So invite din mo yung mga gusto. Kasi sa mga nakikinig ngayon, I'm siguro sure mga, ano, wala na muna siguro akong pipi. Ah, wala naman yung pipi. Importante, kahit sino pa yan, ano pa yan, kung anong nakaraan yan, maging teacher man yan, aktor niya, abogado, polis, o ordinary tao, puti, pwede natin sila ah, okay. So, pwede natin sila invite. Kasi kung hindi naman nila kailangan ng financial, at least kailangan nila ng tax. And so then, yung iba naman na bukod sa kalusugan, kailangan nila ng team. Ang pagbuo naman ng team, eh, depende sa leader. Uh-oh. Ikaw pa rin yung ikaw yung magiging kapitan. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, pag tinuruan mo sila ng mali, uh-oh, lahat yan, tuturo mali nila kung mali. Pero kung ang tuturo mo ngayon, straight or tama, lahat ng tuturo niya gandun. Maluduplicate ka. Ito naman, wala tayong pipiliin. Maging bad man siya, bad, good. Lahat naman po pwede mo pa.
experience. Kasi kung ang Diyos nga tinanggap tayo, na kahit alam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao, sa sobrang masama mo na, pero pinapatawad ka. Yung prodigal son. Eh, sino ba naman po tayo na tao lang din na maraming pag-aaral? Sino tayo para mag-husga? Kaya dito open lahat. Kung hindi mong gustong sumama, pagtulungan mo. Yan. So, nandito tayo to do the mission. Yung mission natin, makatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino o kahit hindi natin kalahin. Nagpapigilhawahan ang pakiramdam. Spiritual, financial, kakalimbalusin. So, sa mga nanonood, I'm sure gusto kanilang hanapin or gusto nilang magtanong sa'yo, gusto kanilang makontak or baka gusto nilang sumama sa team. Paano kanila mahanap? Yun po, bali, meron tayong Facebook. Bali, gagawa ko ng mga bagong page ngayon na kung saan din tayo may invite Big Hidalgo. Big Hidalgo, Facebook name. Facebook account, magagawa din tayo ng page para sa team namin ni Joel, kung ano yung team namin. Para sa lahat ng mga, lahat ng mga gusto mong join sa team namin. Dito din namin pag-uusapan kung cross-line ka o ibang team ka. Everybody. Ay, for everybody happy, magtutulungan tayo na mag-boom kung sino. Ang mga sarap kasi po nun, lahat tayo mag-success na nagtutulungan. Oo, samahan. Oo. Kapit kamay. Kapit kamay magtutulungan. Walang dito na na-upline, downline, cross-line. Sa mga gusto mong mag-network, matry yung produkto namin, ayun po, yan yung BSB ng aming company, Biosell and Build. Eh, try nyo, kung gusto nyo mabagong buhay, tulungan natin. Kung gusto nyo makatulong sa mga tao, tulungan natin. So, everybody are welcome po dito sa ating company. At just look for Dick Hidalgo sa Facebook. Pwede nyo siyang i-message. Naka-open ba yung Facebook? Mag-open na yung Facebook. Pwede kayo magtanong at bakit area nandun po siya, baka makasalubing dyan sa SM or sa restaurant dyan sa diet. Ayan po. So thank you so much for being here. Maraming salamat at being a part of BSB. At thank you kahapon. First time mo mag-explain about sa ating MD Plus. No? Ayan, so isigat na yung aking program na MD Plus. How plus lang. Alright, so thank you so much and we will see you again sa next episode ng ating BSB Lunch and Learn with Grace dito po sa ating office mismo. So ito po ay regular nating gagawin at marami pa po kaming topic na i-share sa inyo. So thank you so much. Thank you. Good. Ang para na tayong nasa TV. Para na ako naluluwa. Ang pahina ng pahina ito. Pahina yung boses mo eh. Ha? Sana nga.